So for today's video vlog nga mga sir, ay bibigyan ko po kayo ng idea dito sa Remap at saka yung reset ECU. So nagtanong kasi yung ka-member natin dito sa Honda Click Pinas. So member kasi ako rito, nag-join ako dito last 2 months ago siguro. At ang tanong nga ni Michael Medrano, ano po ang pinagkaiba ng Remap at reset ECU? Salamat po sa sagot, baguhan lang po. At ito nga yung tugon ko sa post niya. Ang sabi ko ay, kung naka-remap ECU mo, tapos gusto mo i-reset, babalik ito sa stock program niya. Tapos yung remap ay yung stock ECU program, babaguin mo. Halimbawa, nakakalkal pipe ka or aftermarket pipe, itutono mo yung ECU para maging compatible sa ECU mo. Para hindi mag-low compression, yan ang tinatawag na remap. Dapat naka-dyno ka rin. At hindi ko na po guguluhin yung isip ninyo mga sir para hindi po kayo malito. So, ipiprecise ko na lang yung explanation dito. So, halimbawa kapag ka nagpalit po kayo ng CVT at nagkargado po kayo ng makina, usually po sa mga FI or yung mga naka-fuel injection na motor, ito na po kasi yung mga modern vehicle or motorcycle. At bibigyan ko muna po kayo ng dalawang example mga sir. So, kapag ka bumili po kayo ng aftermarket na ECU, ito po yung napro program. Ito po kapag kakargado po yung motor ninyo, mas maganda po na naka-programmable ECU po kayo. At yung remap naman po, ito po yung mga stock ECU. So kapag nagpakalkal pipe po kayo, kailangan po ipa-remap nyo po yan para hindi po siya mag-low compression. So marami po kasing marami po ako nakikita sa Facebook, nasisira yung motor nila at talagang hindi po nakatono yung ECU niya dun sa may kalkal pipe or dun sa may aftermarket pipe. So alam nyo naman ng mga Pilipino, kagaya ko, hindi rin ako makontento, pati na rin yung iba, pinapakalkal pipe nila. So pag may nakita silang item sa Shopee, bibili na nila yung mga power pipe, mga open pipe. So doon po nasisira yung motor nila. So yung engineer po kasi at yung designer ng mga motor natin, pinag-aralan na po nilang mabuti yan mga sir, at dinisign na po talaga nila para sa stock pipe at doon sa map ng ECU natin. Yung mekaniko po nila ay nire-required po na magpalit ng programmable ECU para mapataas po yung takbo ng motor natin para mas madagdagan pa. At dito nga po tinotono nila yung bola, tatanungin nila kung ano yung kilograms ng rider, tapos syempre itotono nila yung bola dito mga sir. At kailangan nga po tamang tama po yung pagkakatono nila rito para makuha po nila yung top speed. Halimbawa po sa NMAX 155cc po siya, tapos gusto po ninyong gawing 190cc, so bibili po kayo ng programmable ECU doon. So pinoprogram po nila yun, ikokonekta po nila yun sa laptop mga sir, tapos idadyno po nila yun hanggang sa makuha po nila yung tamang tono. So dito naman sa stock ECU mga sir, halimbawa bumili po kayo ng acrophobic pipe, tapos sungaw po yung takbo niya, nawala po yung pinaka-arangkada or dudo. So dito nyo po itotono at dito po kayo magpapa-remap. So yung stock na map ng ECU po ninyo ay babaguin po nila para matono nga po ito na naayon dun sa may open pipe or pipe na binili natin para sa motor natin. At kahit po sa mga carburetor po mga sir, halimbawa po sa mga Mio Sporty, kapag ka nakakargado po kayo, yung iba po nagpapalit po ng racing CDI na nakaprogram na rin. So hindi na po nila kinokonekta ito sa laptop. So meron na lang po silang pipindutin dito. Meron pong tatlong modes yun mga sir. Merong mode 1, mode 2, mode 3. Tapos doon po nila pipiliin kung ano pong mode yung gusto nilang gawin. At depende na rin po yan sa bibili ninyong racing CDI. So kapag ka nagpalit po kayo ng racing CDI ay may kamahalan din po yung mga ganyan mga sir. So dito po sa racing CDI, alisin niya po yung limit ng motor natin. At para mas madali nyo pong maunawaan, halimbawa po bumili po kayo ng brand nyo na Mio Sporty. So magtataka po kayo, yung top speed niya po ay nasa 90 to 100 lang. So gusto pang tumakbo ng motor pero hanggang dun lang po yung limit ng top speed ng motor natin. So syempre racing tayo at ayaw nating napag-iwanan, bibili tayo ng programmable na CDI or yung racing CDI. So syempre ikakargado na rin natin yan.
pwede nyo pong ma-install ito sa mga motor ninyo at maalis po yung limit na top speed na gusto ninyo. So yung 100 na top speed po ninyo ay kaya na po nitong mag top speed sa bilis na 115 kilometers to 120 kilometers per hour. Depende na lang din po yan sa setup ninyo sa CVT kung stock pa lang po yan or naka racing pa lang po kayo. At dito na nga po magtatapos yung video vlog natin about sa remap ng ECU sa mga CDI. Ayan, sana po meron po kayong nakuwang idea. Pero kung may mga mali po akong nasabi, pwede nyo pong i-comment dyan sa comment section. At para mabasa na rin po ng mga ibang ka-riders natin para magkaroon po sila ng idea. So yan, sharing idea lang po tayo para may natututunan din po tayo. Hindi po yung basta kabit lang tayo ng kabit para maalagaan din po natin yung motor natin. At huwag nyo nga po pala sanang kakalimutan na i-click yung subscribe button, pati na rin yung notification bell para sa tuwing nag-upload po tayo ay lagi kayong ma-notify at lagi kayong updated. And thanks for watching.